Okay mga bossing, pinakita ko lang yung surroundings ng aking signal dish. So since may nakaharang dito na third floor, no, kaya dito na ako nakatutok. Pero mas pa may nakaharang din doon, pero may signal pa rin. So okay, mag speed test tayo. Bari ano lang, 3 type na magiging speed test natin. Nakalock sa external, tapos pangalawa naman ay naka-automatic, tapos yung pangatlo naman ay naka-internal. So okay, speed test na po tayo. So ito muli aking signal dish. So yan lang kasi pinakamagandang tutok ng dito sim banda ron. So di ko na in-adjust kung malakas ba dito, pero palagi mahina dito eh sa area na to, sa bandang San Lorenzo. Pero sa observation ko dito, malakas ng signal ng dito sim. So di bali at gaya ng sabi ko at pipinturahan ko ito ng kulay pula, since kulay pula yung kanyang dish ko eh. So after mapinturahan ko ito, GOMO SIM ang itetest natin next time. So okay, proceed na po tayo sa speed test. Ano po mga bossy, ito po pala yung video ko ay continuation ng part ng kahapon, yung part 2. So yung part 2 kahapon ay na-testing lang natin yung kung nagre-reflect ba yung LNB ng Kathrein antenna na modified sa signal dish. Yung kumbaga magbabounce yung signal papuntang Kathrein antenna. So ngayon po, first speed test natin ay band 41, gaya ng sinabi ko kahapon. Since kahapon lumabas kami ng mag-asawa ko, kaya di natuloy yung pag-speed test. Pero ngayon po, ipagpapatuloy po natin. Okay, ngayon po, band 41. So, yan yung resulta ng band 41. Pumapalo siya ng halos 30. Ngayon po ay time to time bumababa din yung speed test. Pero syempre, di natin expected mababa yung upload. Pero depende sa network yan, or depende sa setup ng signal dish. Mas maganda sana sa tubo or pole yung signal dish na above 30 to 60 feet. So syempre katatakutan natin yung kalakasan ng hangin, baka ma-bend yung tubo natin, or basta i-secure na lang yung tubo na parang apat na kanto yata yun na mag-aalalay sa tubo gamit ang GI wire, something number 10 yata or number 5. Okay, ngayon ay testing natin yung band 1. So ngayon po yung naka-band 1. Tapos yung sinner, okay na rin yan na positive 2. Okay. Tapos yung RCRQ, okay naman. Full bar, okay. Okay, separate natin speed test. O, dito na. Okay, not bad. Pumapalo siya ng 25.
Hey, nasa pa lang yun, ha? Nasa, nakapatong pa lang yan sa bubong namin. So, okay. Parang medyo naglalag yung laptop ko. Okay. Pero mas malakas yung upload ng band 1 compare sa kanina. So, balikan natin yung kanina. 26 tapos 4. Okay, ito yung band 41. Tapos ito yung band 1. So next ay subukan natin band 20. Actually, tatlong network, tatlong band yung dito sim natin. Oops. So, nakakaban 28, tapos maganda yung kanyang RSI 7, okay. So, mag-speed test tayo sa band 28, okay. Okay, medyo nagkahang konti yung laptop. Okay. Then Makati dito. So yan ang band 28. Actually yung band 28 depende talaga sa location yan. At even sa pag-setup. Kaya kung willing po kayo mag-risk ng signal dish antenna, itatayo sa isang pole or mini tower na gagawin nyo. Or mini tower. Marami na rin nagpatayo ng mini tower sa kanilang bakuran. Kaya malakas kanilang signal. Okay, yan po yung band 28. So, silipin natin yung resulta. Okay mga bossing, nakalimutan ko itong part na to, yung pumunta sa antenna settings. Since kanina nakalaka ko sa external mode, so ngayon po in-apply ko siya sa automatic at tinanggal ko yung outdoor antenna. Since gaya niya nasa bandang left side natin, makikita niyo po wala siya naka-input na outdoor antenna or signal dish. So okay, proceed na tayo sa speed test. Gamit ito na automatic. Pero since na automatic, parang defective yata itong tikwalak firmware or itong antenna number 2 status siya naka-detect yung external. So marami din ganyan issue din sa mga B525. Pero mas maganda din talaga naka-import yung external since may antenna tayo sa labas. Okay, speed test natin gamit ang dito sim ulit. So, ito po muli yung kanina, no? Band 41, 28, so... So, yan yung band.
141, tama. Oh, tama, band 41 yan, tama. So, kanina yung band 41 ay malaki pinag-iba, no? 28 yung naka-external, tapos ito naka-automatic. Okay, set natin sa band 1. Okay, naka-set sa band 1, tapos okay, speed test natin. Oh, malakas talaga yung dito sin, no? Maski wala siyang external or automatic, nasa 60 mbps. Compare natin dito sa band 1 na naka-external, 26. So, i-upload for, okay. So, ngayon pa, test natin yung 120. So, compare dito sa, ano, sa external muli. 26, 4, okay, yan. Automatic po yan at medyo may defect yung antenna number 2. So, ngayon naka-band 28. Maganda status niya, nasa 65 RSI. Okay, di ko in-expect sa band 28 na 7 mbps compared dito sa external. Oops. Galing na. Mas mataas pala naka-automatic yung band 28. So, ngayon po, naka-automatic yan, no? Set natin siya sa internal na lang. Ila-lock on natin sa, lock on sa internal. So, nakikita yun, naka-automatic. Tapos, na-detect niya yung antenna number 2 ay naka-external. Possibly grounded or firmware. Marami kasi ganyang issue. So, lock natin sa internal. So ngayon set natin sa band 41 ulit. So i-recap na lang natin sa bandang huling video na to yung mga resulta. Okay, band 28 pa rin. Set natin sa band 41. Okay, band 41. Okay. Mas malakas pa rin yung naka-external.
Okay, ngayon ay next ay band 1. Okay, nasa band 1. 3 bars, okay. So 17, hindi rin nakakalayo, no? So ngayon next ay band 20. Actually, nire-remote ko siya sa gamit yung apps na Edge Manager, kaya di ko na kailangan pumunta ng settings. So, ngayon po, yeah, band 28. Diba sa mga wala pang Edge Manager, ilalagay ko lang sa description down below itong video na to. Yung download link ng Edge Manager. Okay, band 28. Ay nakalock sa internal. Oh, okay ah. Galing. Hindi naigyan yung mismo naka-external. Kaya mababa yung upload. Okay, kayo na po humusga at palagay ko tapos na po yung video na to. So, gaya nung unang speed test natin, naka-external ako. Di ko lang pinakita yung settings pero naka-external lock ako ng external mode. So, yung pinapahabol natin kanina lang na para makita yung antenna settings, na-set ko siya sa automatic. Pagkatapos ng pag-speed test natin sa automatic, na-set natin siya sa internal only. So, okay, pakita ko muli itong mga resulta ng speed test results sa huling video na to. So, maraming salamat sa inyong panonood. Ako muli si Mr. Ramos. Kung nagustuhan niyo po itong video nito, huwag po sana kalimutan mag-subscribe at mag-like at pindutin ang bell button para ma-updated po kayo sa upcoming video. Gaya ng plano ko ngayon ay God willing matuloy yun. Pituturuan ko yung LNB na kulekula since kulekula yung signal dish natin. So, next video natin ay GOMO SIM. Palang araw, God willing po. Okay, palang po at bye-bye po. Salamat po.
LNB Kathrein antenna. So 1 2, tandaan niyo po itong RSRP ay nasa 107. So 1 2 3. So nakikita niyo po, gumanda yung kanyang signal na RSRP, naging 95. Tapos